Okay guys, welcome uli sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito ay ang tungkol sa pantambak ng lupa na ating ilalagay sa ating tatambakan. So kagaya ng nakikita natin ito, so yan ang pag-uusapan natin. Kasi sa pantambak, merong iba-ibang klaseng pantambak ang tinatambak natin para sa pagtatayo ang mga gusali na ating gagawin dito sa floating ito or sa lugar na ito. So, depende sa lupa yan. So, kukumputin natin yung volume at meron tayong porsyento na idadagdag na lupa para makompak o mapitpit yung lupa na ating itatambak. So, kagaya ng nakikita natin dito sa video, tinatambakan yung gilid ng daan para pagtayuan ng gusali. Pag-uusapan natin ngayon yung mga pantambak na yan na or filling materials sa videong ito. So, panoorin nyo guys yung topic natin ito at pati na rin yung computation natin. Okay guys, umpisahan natin. Okay, so bago tayo pumunta sa computation, pag-usapan muna natin itong lugar at yung sukat na gagamitin natin sa computation, no? So, bali ito pong tatambakan nating lugar ay nasa gilid po ng daan, no? Kaya lang ang haba po niya ay 40 metro, no? Ang lapad po niya is 30 metro, tapos meron po tayong volume A yung nasa taas, and then meron po tayong volume B yung nasa baba. So ang tatambakan po natin eh nakapababa po yan, no? Pababa po yan. So ibig sabihin, kung triangular ito, magdi-divide po tayo ng 2 sa volume po ng volume B. Ang haba po ng volume A is 40 metro, no? Tapos ang lapad niya ay 30 metro. Ang kapal po ng volume A ay 1 metro. Ayun po, no? Para naman sa volume B, ang haba niya ay 40 metro, ang lapad niya ay 30 metro rin, no? Kaya lang pagdating sa kapal, isa't kalahating metro na po siya, no? Ayun po yung volume B. So pag pinagsama po yung volume A tsaka volume B, yan po yung total volume niya. Kaya lang po yung volume natin, loose volume pa lang po yun. Magdadagdag pa po tayo ng additional volume para sa compaction po ng pantambak natin. So ayun po yun, no? So punta na po tayo dun sa computation natin. Okay guys, punta na tayo sa computation, no? So ang una natin kukomputin ay yung computation ng volume A. So ang given natin, meron tayong haba 40 metro, ang lapad is 30 metro, and then yung kapal niya 1 metro, no? Para ma-compute yung volume A na yan, volume A is equal to length times width times thickness, no? So haba multiply dun sa lapad multiply dun sa kapal, no? So ang volume A is equal to 40 meters times 30 meters times 1 meter, no? So ang volume A is equal to 1,200 cubic meters. So ayun yung volume A natin. So para naman po dun sa volume B, ito po yung mga given natin, no? So ang given sa volume B, ang haba po syempre 40 metros pa rin, no? And then yung lapad niya is 30 metro. Kaya lang yung kapal niya, gaya ng pinag-usapan natin kanina, isa't kalahating metro. At triangular po yung volume B dun sa pinakita ko sa kanina, no? Yung volume B po is equal to length times width times yung thickness niya divided by 2 po kasi triangular po, no? So, ang volume B is equal to 40 meters times 30 meters yung width niya times 1.5 meters na kapal. I-divide po yan natin ng 2. So, yung volume B po is pag pinag-multiply yan at dinivide sa 2 is equal to 900 cubic meters. So, ayun po, no? So, pag pinagsama po yung dalawa, ang volume A at saka volume B, volume A na 1,200 cubic meters and then yung volume B po na 900 cubic meters, ang total volume po is 2,100 cubic meters. So, ayun yung na-compute nating volume, no? 2,100 cubic meters. Ayun po yan. Loose volume pa lang po yan, no? Hindi pa po siya compacted. So, may idadagdag pa po tayo ng additional volume para sa compaction ng itatambak natin. Ayun po yun, na? Okay, para sa volume na idadagdag natin para sa compaction ng itatambak natin, kung lupa ang itatambak natin, magdadagdag po tayo ng 23% hanggang 25%, no? So, ang gagamitin mamaya natin, guys, is 25%. Kung lupa naman at saka buhangin, so 18% hanggang 20% ang idadagdag natin, no? Dun sa loose volume na na-compute natin, no?
Kung selected borrow naman po, so 15% hanggang 18%. So halo-halo po ito, merong lupa, may buhangin, may bato. So 18% po ang gagamitin natin yung maximum. So ayun po yung mga porsyento na idadagdag natin para sa compaction ng Pantambak natin. Okay, so next step po yung computation ng compact volume natin, no? So ang una po natin kukomputin ay yung earth pill. So ang earth pill volume loss po natin, gaya ng na-compute po natin kanina na volume is 2100 cubic meter, no? So bali loss pa lang po 'yon, no? So kung gagawin po nating compact, so yung earth pill po, bali mag-a-add po tayo ng 25%. So yung 25% po, bali 0.25 po 'yan, no? Yung compact volume po ng earth pill is equal to 2100 cubic meters, which is yung loss, dadagdagan lang po natin ng 25% times 0.25. Ang idadagdag po natin is 525 cubic meters. So idadagdag po natin 'yon sa loss, no? Kaya ang earth pill compact volume natin is equal to 2100 cubic meters, which is yung loss, plus 525 cubic meters yung idadagdag natin, is equal to 2,625 cubic meters. Compact na po yan. Okay? So yun po yung para sa earth pill, no? Para naman po dun sa earth and sand compact volume, ang volume loss po is 2,100 cubic meters din po, no? Ang idadagdag po natin dyan, 18 to 20%. Kaya lang gagamit tayo ng 20%. So yung compact volume po niya is equal to 2,100 cubic meters times 0.2 po. Yung 20% po, 0.2 po yan, no? Is equal to 420 cubic meters. Yun po yung idadagdag natin dun sa loss. Kaya yung earth and sand compact volume is equal to 2,100 cubic meters plus 420 cubic meters. Ang answer po natin dyan is equal to 2,520 cubic meters. So ayun po yung compact volume ng earth and sand po. Na kung ang kukomputin natin ay yung tungkol naman dito sa selected borrow compact volume, ang volume loss po niya is 2,100 cubic meters pa rin, no? So kaya lang magdadagdag tayo ng 18%, no? So ang selected borrow is equal to 2,100 cubic meters times 0.18. So yung 18% po, 0.18 po 'yan, no? Is equal to 378 cubic meters. Yun. Ang selected borrow compact volume po is equal to 2,100 cubic meters plus 378 cubic meters. Ang answer po is equal to 2,478 cubic meters, no? So ayun po yung compact volume ng selected borrow, no? So ayun po yung computation na para dun sa compact volume na itatambak natin dun sa lote natin, no? Okay guys, kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe at notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.